Basically, pagka pinag-usapan yung wika at pasismo, ang dalawang konsepto na naiisip natin palagi ay wika, of course, at saka ang kapangyarihan. So meron akong apat na mga tanong na sasagutin ngayong hapon. Meron bang wikang nakahihigit sa isa pang wika? Meron ang wika ba ay malaya? At panghuli, ang wika ba ay mapagpalaya? Liberative or ano pang English ng mapagpalaya, emancipatory, no? Usually, no? Ang pagkatinanong natin yung ang pinag-uusapan ay meron bang wika na nakahihigit sa isa, yung mga pumapasok na mga sagot dyan ay ang English ay definitely better than any other language, being the worldwide, no, language of the market. Dati yan ay French, kaya nga meron tayong tinatawag na lingua franca, na iba naman yung ibig sabihin sa kasalukuyan. Yung iba naman, ginagamit ang Inuit. I don't know if you know this. Yung salita ng mga Inuit para sa snow, na sabi nila 42 words daw yan, at napaparticularize ang Inuit dahil doon, no? Na dahil daw marami silang salita para sa snow, ay dominante yung wika nila pagdating sa mga kaalaman tungkol sa snow. And then we have this, no? Na ilang beses ko to narinig nung undergrad ako, eh, no? Yung daw at least Filipino or Tagalog term natin para sa I love you ay very distinct to us, and it says so many things about us. Ano ba yung ating translation sa Tagalog ng I love you? Hindi ba depende yan palagi? May iba-iba tayong salita. Ayan, mahal kita, no? May iba-iba tayong mga termino na equivalent sa love. Yan, iniibig kita, mahal kita, iniirog kita, sinisinta kita, no? Pero pagka pinag-isa, pag sinubukan mong inararota ka sa Pangasinan. Ako, hindi daw marunong mamarot sa Pangasinan, sir. Kaya Tagalog na muna. Doon sa Tagalog, maikakategorize mo, iniibig, isa pa, minamahal. And you can do this by trying to use those terms of endearment to somebody, no? Halimbawa, pagka sa asawa, usually ang ginagamit, mahal kita. Pero you cannot use the same sentence sa halimbawa kapatid, di ba? O kaya sa alagang aso. Well, pwede pala yung mahal kita, no? Mahal kita, bantay, mahal kita. Pero merong mga specific na hindi po, na para lang sa asawa o kaya sa kasintahan. Halimbawa, sinisinta or iniibig. Siguro, no? Yun yung pinaka, no? And then yung isa pang mga usual na sagot dyan, naging two words na lang, two-word sentence, yung originally three words. No? Bongo to Duterte, I love him. No? Oo. At yun, baka iniibig kita yung gagamitin ni, ni Bongo. So yung two words na yan, so marami nagsasabi na we have a specific word na ginagamit for you and I. No? Hindi magkahiwalay yung you and I sa, at least sa Tagalog. Well, sa ibang language, ganun din. Eh, no? Taka sa ibang wika. Ta sa ibang wika. No? Sa Pilipinas. No? So nauuwi sa ganyan usually. No? And later on, siguro, I'll try to explain bakit naging ganun yung ending natin sa usapin ng wika, no? Napupunta sa ganun yung medyo trivial kasi para sa akin yung ganung mga discussion, very interesting, yeah, pero that's what really makes it very trivial, eh, no? Pagka napupunta sa ganyan yung discussion, pagka pinag-uusapan yung domination, kapangyarihan ng wika, so on and so forth, no? I'm not really into it, no? Gusto ko lang na dinidiscuss din just to show people na merong ganung level ng understanding. Pag sa class, ang pinag-uusapan ay kapangyarihan. Usually, ang ginagamit ko na lang, instead of those, mga Inuit, mga mahal kita, iniibig kita, although ginagamit ko rin yan just to give an example, ay mga jokes. No? Ako, hindi ko alam kung usually, mga dad jokes, kasi yung alam na natin ngayon, naging dad joke na siya na nung 80s kasi, even during martial law period, ay mga patok na mga jokes, no? Iba na rin kasi yung ideya natin ng jokes ngayon.
So basically, you can classify. So think of the jokes that you know right now, no? And I'm sure meron kayong repertoire niyan sa utak ninyo, no? And you can actually classify them into just a few categories, yung mga jokes natin sa Pilipinas, no? Offhand, ang karamihan sa mga jokes natin ay bastos, or at least nung time ko, no? May mga jokes din na very satirical, no? It talks about authority figures, no? Usually mga politicians and even mga religious leaders. And then you have jokes that are racist, no? When we say racist, no, may racist past naman tayo sa Pilipinas, no, nung panahon ng particular na panahon ng pananakop ng mga Espanyol at saka ng mga Amerikano, no, and even the Japanese period. So it talks about different races and color of the skin, no? And then lastly, meron akong kinaklassify na mga language-based jokes, no? I'll explain more about this. I'll give you some examples of the four categories na naisip ko. Meron pang iba, of course, no? Pero again, ang pinag-uusapan ko dito ay wika at kapangyarihan, ha? Baka kasi feeling niyo lumalayo na ako. This is one joke I got from jokespinoy.com. Hindi na tinapos yung, wala yung punchline eh, siguro dahil medyo magalit yung mga simbahan. Ano. Sa CR, yung pare, sabi niya, "Sister, ikaw ba ang nariyan?" "Madre, opo, father." "Pare, kukunin ko lang yung tuwalya ko." Sabi niya, "Madre, wait lang po, kasi nakapanty lang ako." Sige. Yung punchline nito, I think yung madre would say, pwede na po kayong pumasok, natanggal ko na yung panty. No? Now, kung natawa kayo o hindi, it would matter kung ano yung pagkakaintindi ninyo dun sa joke. No? But this is an example of yung authority figure na jokes. No? Marami tayo yan. Nung lumaki ako, daming mga jokes na puro mga pare at madre ang pinag-uusapan. In terms of authority figures then, I'm not sure if you're familiar with this, sa mga nagtuturo ng PA100, ito yung painting ni, ang pangalan nito, Leonardo Cruz yata, yun nasa National Museum. No? This is one chapter of Noli Metangere, yung may buhaya. Now, the reason why I'm pointing this out is sa El Filibusterismo, there was a joke ni Cabezang Tales at saka nung Tataselo, no? And sa chapter na Cabezang Tales. Kasi 'di ba si Cabezang Tales siya yung magiging tulisan later on. Tapos napuno na yan ng napuno, nainis na yan sa mga praile. Kasi tawag dito, tumataas yung singil nila mula sa piso nagiging 20 pesos, nagiging 50. And then si Tataselo yung medyo conservative, no? Ang sabi niya kay Cabezang Tales, "Okay lang yan, isipin mo na lang kinain ng buhaya yung 20 pesos mo." Tapos nung lumaki, naging 50 pesos, isipin mo na lang dumating yung mga kamag-anak ng buhaya. So gumaganon lang si Tataselo kay Cabezang Tales, pero eventually nga naging tulisan din si Cabezang Tales. No? The reason why I remembered this ay yun nga ginagamit natin ang una, yung metaphor ng buhaya to really classify the authority figures natin sa Pilipinas. No? At usually, jokingly, natin ginagamit. No? Na halimbawa, sa may picture ako na ito sa Facebook, yung feeding frenzy ng buhaya, pero yung tagline niya sa ilalim, meeting sa Congress. Kasi puro buhaya daw sila sa Congress. No? So, again, a joke yun ng may kinalaman sa authority figure. And then you have some jokes that are kind of racist. No? Pre, tandaan mo, hindi ka maitim, brown ka, brown. No? And then you have jokes like nung tumakbo si, naalala nyo nung tumakbo si Binay for president, di ba? Marami nag-joke na our first black president daw si Binay pagka nanalo siya. And then so on and so forth. May isa pa to yata. No? At saka yung, alam niyo yung mga jokes na may tatlong tao. Usually isang Amerikano, isang Hapon, isang Pilipino.
And usually nananalo yung mga Pilipino, no? So yung mga jokes na yan, I'll try to explain in a while, no? Ano naman yung sinasabi kong language-based jokes? And Arab jokes, when I say language-based jokes, no? Di ko alam ko ito talaga yung tawag dito, no? Nagwo-work lang yung joke. Number one, if you know the language that's being used doon sa joke na yon, and you know the history. No? So Arab jokes yung isa sa mga alam kong pwedeng language-based dyan, yung nasa airport si Arab. Tapos nakasakay siya sa kotse, nagmamadali sila. Bilisan mo yung pag-drive. Tapos may nakita siyang sign, nakasulat, airport, left. Tapos nagalit si Arab, sabi, nakita mo na, naiwan tayo ng airport. Yung mga ganun, no? So bakit siya naging language-based? You need to know the grammar of two languages para mo siya maintindihan. No? And of course, yung sub-part ng joke na yan, yung idea ng stupidity ni Arab. No? And then all the knock-knock jokes are language-based. No? Hindi mag-work yan kung hindi mo alam yung language. And usually, dalawang languages, English and Tagalog, yung involved yan. No? For example, knock-knock. Kulas ba? May ba sasagot? Carlo, ikaw nalas. Kailangan may sumasagot. Eh. Knock-knock. Who's there? Ako maba. Ako mabahu. Yan. Ako mabahu. So, it's a combination of ano, no, of Tagalog and English. Kung hindi ka marunong mag-English or you don't know the yung inner workings ng knock-knock jokes, it won't work. And then you'd have also language-based jokes, no, yung mga anong tawag. Halimbawa, na, probably you can look at my screen. If you stop ko muna yung share. Ano tawag dito? Labi. Dito. Labi. Puso? Balcony or second floor. Kasi nasa taas siya. Well, hindi na. Balcony dati. Nung, naalala nyo yung mga sinehan dati, di ba? Deluxe pa nga yung tawag doon. Eh, na dito, labi dito, deluxe. Kasi deluxe, guys, yung mga kaedad na mininak, ano yan, deluxe yung tawag doon sa sinehan pagka yung mas mataas na. Anong tawag? Hindi kasi umakatayo, kaya anong tawag dito? So, human figure, no? Anong tawag dito sa Tagalog? Kita. Okay, dito. Binti. Okay, dito. Yan at saka dyan. Alak-alakan. Ah, hindi. Alak-alakan dito. Eh, ito yung alak-alakan. Pero ito. Muscle yan eh. Ah, 40 nga, 40. 40. Tama si Sir Boyet. to make it a joke, the answer would be 40. 40. No? All right, so hindi ko alam kung and ayan kasi hindi ko nakikita kung natatawa kayo and that it won't work kung hindi yan. So, teka, balik lang ako sa guide ko. No? Now, all of those jokes, Tagalog terms I can get. Ito nga eh. Well, if you notice, no, yung mga jokes na yun are all jokes. No? Pero kasi pag sinabi mong jokes, nakakatawa siya, pero hindi lang doon nagtatapos ang jokes. Eh, no? Merong power play almost always, no, sa jokes. No? At pag inaral mo yung mga jokes na yan, and you'd realize na 20 plus 20 is 40. Pagka inanalyze nyo yung mga jokes, marirealize mo yung mga power play behind it, no? So, anong pinagkaiba, halimbawa, no, ng opinion sa conclusion? Sasagutin ko na para mabilis. Opinion. Conclusion, edi hindi opinion. pero if you look into all those jokes, no, makikita mo yung mga, of course, all of those couldn't be conveyed without the aid of language, no? Kasi ang wala lang talaga ng language dyan, yung mga slapsticks, mga toilet jokes, no? Pero ito, all are being conveyed with
with the use of language and languages, actually, you know, several languages. One language to up to several languages, no? At ang maganda kasing matandaan dito, kaya gusto kong laging yan yung ginagamit, hindi siya nakakatawa kung hindi base sa kasaysayan natin yung mga power play, ano? Halimbawa, bakit nakakatawa yung ano yung tawag doon sa 20 na kwarinta? Kaya siya nakakatawa dahil in our history, we've always looked down on those people na ang mother tongue ay Bisaya, no? At hindi makapag-pronounce ng maayos na Tagalog, no? Basically, yun lang. Kaya nga merong joke na sinong nagsabing Bisaya ako? Wala naman kayong ebidensya. Hindi ko alam bakit nakakatawa yun, no? Pero apparently, nakakatawa siya, no? Batay nga dito sa next na sasabihin ko, produkto palagi ang persepsyon ng wika ng ating kasaysayan. Na yung Tagalog na nandito sa area na ito ay yung pinakadominante nating wika sa Pilipinas. When I say dominante, may kasama na dyan yung, nandyan yung political center natin, nandyan yung ating economic center. No? Kaya siya, among all the languages of Pilipinas, yun historically, economically and politically, ang pinakadominanteng wika sa Pilipinas. Pero dahil ang napaka-kolonyal ng kasaysayan natin, mauuna at mauuna palagi ang English dyan. Kaya nga, of course, ang dami na siguro ninyong nabasa na mga papers na palaging nagiging prime language ang English. Tapos susunod, if you rank them down, I think English would be number one, tapos Tagalog or yung Filipino, na minsan yung Filipino natin, ina-argue pa natin na Tagalog pa rin naman talaga siya, no? And then actually sa ibang mga languages, no, particularly sa dito sa area ng Bicol, ano, minsan kasi lalo na yung mga sa southern parts, no, medyo tunog Bisaya na sila. Minsan nakarinig na ako ng ganyan, eh, no? Bakit sinasabi ninyong Bisaya ako, eh, Bicolano ako, no? So parang within those mga other languages natin sa Pilipinas, meron pa rin palang power play na nangyayari. And all those will be very apparent when you look at our jokes, no? So, meron bang wikang nakakahigit sa isa pang wika? Innately, wala, of course, no? Lahat yan ay produkto ng kasaysayan. Lahat ng ekonomiya at saka ng politika. And I'm sure lahat naman kayo ay very aware about this, no? Ang wika ba ay malaya? No? Ito isa pa sa mga laging tinatanong ito sa akin, no? Lalo na nung pagka nagle-lecture ako tungkol sa wika at pasismo. No? We have a picture here of, I'm sure kilala nyo to, no? Dahil meron siyang rooster at saka aso. Si Lamang, no? Kaya ko lang nilagay yan. Tama ba ako yung pag pinakahul niya yung aso, magigiba yung halimbawa yung isang building, tapos pag pinatilaok niya yung manok, nabubuo ulit. Parang ganyan yan, ano, yung epic. Pero kaya ko lang nilagay yan dyan. Kasi diba si Lamang yung pinanganak na nagsasalita na, no? Siya yung epitomiya nung idea ni Chomsky ng formative grammar, nakapagsalita na agad, no? Without the aid of the society, no? Okay. Ang wika ba ay malaya, no? On one hand, lahat tayo pwede magsalita kahit na gusto natin. Pero merong mga panahon, may mga lugar, may mga setting, merong environment na nare-realize natin na hindi talaga napakalaya ng wika, no? Kaya meron akong picture dyan, ano? Yung isa, dalawang mayaman na meron pang nag-enjoy ng kanila champagne at meron pang waiter. Yung isa, pamilya, typical na slum area na pamilya natin, no? Kung i-masadlak tayo sa bawat isang lugar na yan, marirealize natin, of course, no, na nag-iiba yung pananalita natin, no? Okay lang, ako okay na okay ako kasi ako hindi ko na sinusubukan kung wag maging masyadong conscious sa pananalita kasi depende ko sa saan, sino yung kausap, eh, no? At hanga ako sa mga tao na ganun, no? Tayo sa Pilipinas, and I'm sure nare-realize din yan, no, pag lalo na yung ano, pag naririnig ninyo sa paligid ninyo, yung merong isang faculty sa Cal, no, sa College of Arts and Letters namin sa Diliman, na nagalit pagka nakakarinig siya ng mga nagsasalita ng is
Yung is, yung pinapalitan yung I. Ako ay Pilipino. Ako is Pilipino. Di ba? O kaya yung na, papalitan ng which is. Na. At narinig ko to minsan sa SM. Na, kung may nagbebenta sa akin ng para sa sasakyan. Kung ako sa inyo, sir, is ito yung bilhin ninyo, which is murang-mura pa. Nagawa. So narinig ko yan. May kilala ko faculty na galit-galit sa ganyan. Pero kasi, kung iintindihin natin yung power play sa wika, no? Of course, kasama doon yung pagtanasa ng mga Pilipino na makapagsalita ng Ingles kahit nasa isang salita lang. No? Papalitan lang yung I at saka yung na. Lalayo pa ba ako dito? No? May isa akong example. Favorite na example ko itong si... Kilala nyo ito, no? Si Gretchen Ho. Gretchen Ho, no? Yung dating volleyball player ng Ateneo na naging host ng ano nga itong TV show sa ABS-CBN sa umaga. O umagang kay Ganda ba? Naalala ko yan kasi pinapanood ko yan mag-volleyball dati. No? Tapos dahil nga sumikat, no? Hindi naman kagalingan, sumikat siya, kinuha ng ABS-CBN. Kaya lang problema, na napaka ano niya, no? Konyo talaga. Konyo talaga. Eh ang umagang kay Ganda, napaka masa, no? Popular na TV show. Eh ang segment niya, yung mag-i-interview siya ng man on the street, yung pupunta, ilalagay siya sa slum area, tapos mag-i-interview siya. Merong isa siyang tinanong dati, it's an episode on palier, no? Yung gumagawa ng mga kotse. Tapos, paano ho ba ninyo gagawin ito? Tinatanong niya yung mekaniko. Tapos, ang sabi ng mekaniko sa kanya, ay, yan po ma'am, kinakabit lang namin ito, made in Italy. Tapos hindi niya maintindihan. Hindi niya maintindihan yun. Tumatawa siya, pero kita-kita sa mukha niya na hindi niya naintindihan. No? Ang ibig sabihin kasi ng made in Italy sa sa street terms, no? Kahit na anong isasalpak, basta itatali lang, di ba? Tatawagin na made in Italy yun. No? So, it took a while. No? Ako naman happy ako dito kay Gretchen. No? It took a while for her to develop yung wika niya na masa. No? And now, pagka pinapanood siya, although wala ng ABS-CBN, no? Yung mga recent na lumabas sa kanya, no? Medyo nag-improve na yung wika niya. No? She's always my example pagka pinag-uusapan yung malaya ba ang wika o hindi. No? Lalayo pa ba tayo? Siguro, karamihan natin dito nung nag-aaral tayo sa elementarya, merong English-only zone. Actually, walang English-only zone sa school ko dati. Pero naalala kong may sinisingil kami benching ko bawat English word na gamitin. I'm sure marami sa inyo dito. Sabi ng mga estudyante ko, pati daw sila, ngayon, no? Estudyante ko ngayon, pati daw sila dumaan sa ganyang English-only zone. And may penalty yung pagsasalita ng non-English pala. No? Kailangan English lahat. No? Magkamali ka, magtagalog ka ng isang salita, may penalty ka. No? And my time, it's 25 cents. No? Alright. So yun yung ating mga limitations natin pagdating sa pag-uusap ng wika at saka ng kapangyarihan. No? Kung gayon, we can deduce, no? Right now na hindi malaya talaga ang wika. No? Hindi ganoon kalaya. Like we would want to imagine, no? To realize, no? Hindi naman kailangang lumayo pa kasi wika itself is very restrictive, no? Tandaan natin na ang wika ay binubuo ng isang sistema, no? May grammar yan. Hindi tayo magkakaintindihan kung walang sistema ang wika. Kung wala yung grammar, hindi tayo magkakaintindihan, no? Kailangan susundin at susundin yan. So what I'm saying is, innately, hindi naman talaga ganun din kalaya ang wika. And we can talk about that siguro a bit more later, no? Ano naman ang kaugnayan ng wika sa pasismo? Hindi ito yung sinasabi ko, no? Yung meron tayong tinatawag na language Nazi. Di ba? Usually sa English yan, eh, no? It's your with apostrophe R-E, no? Not your, Y-O-U-R, no? May isang episode si Seinfeld ng Nazism, eh. It is very similar to this, no? Hindi ito yung papatunguhan ko dito, no?
Hindi tayo, grammar Nazi pala. So thank you, Ma'am Rina. Grammar Nazi, no? And usually, si Almari nagsasabi niya na bakit pag English, napaka-stricto natin. Pag Filipino, hindi tayo stricto. No? Pero hindi yun yung patutunguhan natin. Ibang pasismo yung tinutukoy ko dito. Hindi yung grammar Nazi. No? Ang pasismo, as we all know, no, comes from the term na fasces. No? Na pinagbigkis-bigkis lang yan ng mga stick na merong axe sa dulo. And it really becomes a symbol of power, no? At usually ginagamit ito, no, ng mga nagpasimula ng pasismo sa buong mundo, no? Particular si Hitler at saka si Mussolini sa Italia, si Franco sa Spain, no? At tignan niyo, nandito rin sa ano, nandito rin sa picture na ito yung fasces na tinatawag, no? Ang categories o ang mga definition ng pasismo or mga natawag dito, mga aspects of fascism, no? Ano yung mga characteristics ng fascismo? Usually anti-liberal, no? Against ito sa mga kahit na mga basic na ideya ng kalayaan, no? At siguro habang babanggitin ko ito, maiisip ninyo yung mga example na may kinalaman sa current government natin, ano? Anti-rational, no? Na kahit na proven na ng siyensya ang napakaraming bagay ay hindi pa rin paniniwalaan. Ibang agenda yung sinusulong. Higit pa dyan, napaka-totalitaryo. Ginagamit ang lahat ng kapangyarihan na maaaring gamitin para masukob ang sambayanan. And at the same time, charismatic and very populist. Nakakapagtaka yan, ano? Anti-liberal, anti-rational, pero at the same time, very charismatic. Ganyan ang characteristics ng pasistang leader, no? And again, sino ba yung may pinakamaraming boto natin na presidente? Sino ba yung nagtagal na presidente, di ba? So, hindi naman mangyayari yan kung hindi rin karismatiko at populista, no? And at the same time, no? Kaya rin populista kasi nga ang usual na ginagawa ng pasistang pamahalaan, no? Ay naghahanap lang yan ng common na kaaway, no? Ang German nationalism, nagsimula yan bilang reaction lang sa komunismo sa Alemanya. Tapos nung magsisimula na yung World War II, hindi na lang komunista, no? Kasi nga they needed din yung Russia to be on their side, di ba? Nung nagsimula naman ang gera, kakampi ng fascist Germany ang Russia, eh. So pinalitan nila yung common na kaaway. Kaya common, naghahanap lang yan ng something that would unite the whole nation against something, no? Laging naghahanap yan. So later on, pinalit ni revise nila yung common na kaaway. Ito na yung mga Hudyo, mga Jew, no? Well, very similar din yan naman sa mga martial law governments natin, no? By the way, marami tayong martial law sa Pilipinas, no? Panahon ng Kastila may martial law, yung mga sinag ng araw sa flag natin. Hindi naman talaga yun originally yata, no? Tama yung pagkakatanda ko. Hindi naman yun yung mga probinsya na nagaklash laban sa Espanya. Hindi, yun yung mga probinsya na dineklarahan ng martial law, no? Sa panahon ni Marcos, mga komunista yung tinukoy. Sa panahon ng kasalukuyang Duterte regime, no? Ganun, una adik, mga adik lang, no? Tapos naging komunista na rin, no? Kaya pinagbabawal dati yung, na kaya tayo nare-red tag dito sa PS21, no? At pinakahuli, no? Marahas, no? Kung hindi man marahas, no? Hindi outright na marahas, ay merong amba ng karahasan, merong takot na karahasan. Sa isang lipunan, sino may pinakamatinding pwersa ng karahasan? Estado lang naman, no? Hindi naman, wala naman tayong anti-hero sa Marvel Universe lang nagkakaroon ng ganun kasamang tao na may supernatural powers, no? Pero sa isang lipunan, kung tatanungin ninyo, sino yung merong pinakamatinding pwersa ng karahasan? Siyempre, ang estado palagi yan, no? Sa kanila na sa state, naka-concentrate
yung mga pangunahing kapangyarihan, no? Ito yung Malacanang, halimbawa sa konteksto ng Pilipinas, no? At yung mga gumagawa ng batas, nagpapatupad ng batas, at saka yung merong paraan para magparusa, no, sa pamamagitan ng mga korte. Sa suggestion lang ito, no? If you will talk about yung state oppression, one suggested reading would always be si Althusser, no? Si Louis Althusser would talk about state apparatus, no? Kaya yung origin, repressive yung tawag dyan, no? Pero ang tawag talaga ni Althusser is state apparatus. Kasi sabi ni Althusser, hindi naman lahat ng state apparatus ay repressive. Walang state apparatus na hindi repressive. Mainly because of the following, no? The military and the police, the courts, at saka yung prison system. Kaya rin napapasunod ng lahat ng tao dahil sa mga ito. Pero meron din siyang tinatawag na ideological state apparatus, no? Ang examples niyan, school, church, and of course, mass media. Nandiyan pa yung ABS-CBN. Babalik naman daw, eh, no? Sabi ni Isko. No? Pumapaloob ang wika sa aparato ng ideological na estado. Of course, no? Ito, very argumentative pa ito, no? Dahil nasa ibang realm ang wika, no? Hindi rin mag-work ang repressive state apparatus kung wala rin ang wika. Pero right now, pwede siguro ipasok muna sa ideological state apparatus. Pagka tinawag nating ideological ang wika, siguro isa sa mga itatanong ninyo, nakakasakit pa ang wika. Dapat hindi, di ba? Kasi wala siyang physical manifestation, eh. Boses lang, no? Naririnig lang, nababasa, no? Meron tayo tinatawag masakit sa mata, no? Yung mga grammar Nazi, no? Sakit sa mata. Hindi naintindihan yung iba, very sensitive sa NANG tsaka sa NG, no? Yung mga ganun, no? Sakit sa mata, no? Sakit pakinggan, no? Yung iba pang closest example ko dito, yan. Yung mga term na ganyan, no? Masakit sa tenga. Masakit sa mata pagka nakita, o kaya yung presidente na gumaganyan, no? Masakit, hindi hindi na siya wika, no? Pero visual, ano na siya, visual communication. At saka yung masabihan ka ng ganyan, it's not you, it's me, na sinabi din ni Elias kay Salome, no? By the way, o kaya yung mga ganito sa ano to, sa Pasig ito, malapit sa siyudad na Grande Village. No? Bawal ang mga kupal dito, sabi ni Captain Obet. Kung may tanong ka, tawag ka sa 983-5212. No? Di ko alam kung alam ninyo yung kupal. No? Sa, actually, di ko alam kung Tagalog ba yung kupal na term. No? I-research na lang natin. No? Kupal, sa pagkakatanda ko, ay pag tinuli ka, yun yung foreskin na tinatanggal, no? So pagka nasabihan ka na yun ba yun, yung smegma? Pag nasabihan kang kupal ka, napakasakit dapat nun sa'yo kung alam mo yung urinal. Pero dito, sa kontekstong ito, yung kupal, merong pang ibang ibig sabihin, no? Kawatan, ususero, pasaway, adik, at saka lasenggero. Now, yung point ko dito, these are words, no? Na dapat hindi nakakasakit. Pero sa kontekstong ito, maaari na siyang makasakit. Kasi mayroong kapitan na nagsabi na bawal itong mga taong ito dito, at dahil sa kapitan siya, meron siyang maaaring gawin sa mga taong, sa mga kawatan na madiskubre, sa mga pasaway, at saka sa mga adik na madidiskubre. No? Alam natin lahat yan. No? Kasi nung simula nung naging presidente si Duterte, 20 plus thousand yung namatay dahil lang sa pagtag na adik sila. Siguro yung mga ako kasi, oo, di ba? Lagi pang, at sinasabi niya, nak, di ba, sa screen mismo, sa kanyang mga interview sa TV mismo, na patayin ang mga adik na yan. Di ba, sa time na sinabihan ako ng nanay ko, yung tunay na nanay ko, hindi si Luwalhati Abreu, na sabi niya, paputol ka na ng buhok, tsaka ahitin mo na yung balbas mo, baka ikay mapagkamalang adik. No, merong ganun na panahon, well up to now. No? So ito yung mga panahon na ang mga salita, isang termino lang, ay nagmamatter na. No?
lalo na kung presidente yung nagbabanggit. Kaya talagang delegado si Duterte sa ICC, di ba? Yun naman yung alam na nating lahat, kaya siya tatakbo ng vice-presidente. Then you have senators, no? At that time, ano pa lang, chief of police pa lang si, ano, si Bato, na mismo mga UP students, di ba? Nire-red tag niya on air. No? And then you have the NTFL-CAC, no? Si Parlade, na tinanggal na yan kasi sa matinding pressure na rin ng maraming tao at saka ng ilang mga senador, nilipat sa ibang opisina. Eh, but you still have there itong si Lorraine, no? And then Esperon. All of them were tagging people, hindi na as addicts, no? Ito na yung second level na nila ito, yung mga komunista. Na alam naman natin, oh yeah, hindi naman na labag sa batas ang komunismo dahil tinanggal naman yan noong 1986, no? Pero with all the pronouncements of the president, no? Ang daming namamatay, no? Dahil lang sa pagtag nila sa mga tao. At ito yung pinabanggit na natin kanina, na tunay nga namang nakakasakit, no? ang wika, no? Ang konsepto na nilalabas nila, no? Ng mga signs, ng mga senyas na nilalabas nila. Matag ka lang na komunista, ay delikado ka na. Okay. So, ang wika ba ay malaya? Not as we want it to be. Yung konsepto natin ng wika, laging pakalaya niya. We can say whatever we want. But apparently, in the real world, hindi siya ganun kalaya. No? Ang wika ba ay mapagpalaya? Ito na yung huling-huling tanong ko. No? Sa kasaysayan natin, Meron tayong marker na ginamit talaga ang wika bilang bihikulo ng paglaya. No? Ang Katipunan yung number one dyan. No? Very aware sila, no? Na gamitin ang Tagalog para bilang bihikulo ng pagpapalaya at that time, no? ng Katagalugan. No? Kahit na sina, di ba, sina Bonifacio, hindi naman talaga learned sa Espanyol yan. Ang tawag dyan, Espanyol de tienda, yung alam nila. No? Kasi nga nagbebenta ng abanico tsaka ng baston si Bonifacio. So equivalent yan nung yung English natin sa kasalukuyan na nakakapag-komunika naman, pero hindi nakakapag-diskurso, hindi nakakapag-argue using Spanish, no, no, sina Bonifacio. Pero very aware sila na ang gagamitin natin, no, ay Tagalog. No? Kaya may basihan, no, kahit nung panahon ng martial law, ay mas Tagalog, no, pa rin yung ginagamit natin. No? At this, during this time, it would be Pilipino. Pilipino yung tawag. Bakit kailangan gamitin na wikang mapagpalaya? Kasi all the powers, no, ng pag-convey ng pagiging presidente ng estado ay nasa estado. No? Sila yung merong pinakamalaking airtime sa lahat ng channels, pati sa mga Facebook. No? Ginagamit nila yung pagkalaki-laking makinarya at pera para isulong, no? Kung ano man yung gusto nilang isulong. No? Kaya ito, I think this was 2 or 3 years ago, no? Yung binibenta nila yung Duterte legacy, yung Duterte vision of 2020, through particularly mga build, ano? Na as we all know, yung build, hindi rin naman talaga, na? Karamihan sa mga build ay nakasentro pa rin sa Metro Manila. Hindi naman totoo yung sinasabi niyang para ito sa lahat ng bayan, lalo na yung mga mahihirap. At kung iisa-isahin ninyo yan, ang daling baklasin, ano, nung lingwahe nila. Of course, saan pa manggagaling yung idea na yun? Kundi sa idol niya. No? Si Marcos, nung tuwakbo siya ng 1969, kasi mananalo siya ng 1965. 1965 was easy for Marcos, di ba? Kaya siya nanalo nun. Just like any other president, no? Dahil sa kapalpakan ng previous administration, di ba? Si Duterte, pinaka nag-enjoy dyan dahil nakitang palpak na palpak yung pamumuno ni Pinoy, naganap ng totally different alternative. Si pinaka malapit doon sa definition na yun, si Duterte. Noong 1965, no, nung first win ni Marcos, ganun din. No? Si Makapagal yung kontrabida na
by 1965. Kung baka alam niyo yung pinakamalaking issue kay Makapagal doon, yung Stonehill, yung kay Harry Stonehill na tobacco, ano yan, tobacco magnet yan, na nanunuhol ng mga opisyal. At syempre, dawit si ano, si Makapagal, yung tatay ni GMA, no? At actually, pati si Marcos kasama dun. Hindi lang nasilip ng maraming tao, no? So napakadali na manalo siya noong 1965. By 1969, kasi 4 years lang yung president, yung termino ng presidente, eto na yung ano niya, eto na yung advertisement niya, no? Usually, lalabas siya sa mga picture na yan, pinapalibutan ng napakaraming tao, no? May picture pa yan na parang si Magsaysay yung nagsasaka, no? Tapos ang number one na tagline niya noon, Rice Roads and School Buildings. Rice, ito yung dinevelop niya yung iri, di ba? Roads, meron niyang nilabas na leaflet noon na pag pinagsama-sama yung 300 years ng Spain, 37 years ng US at saka 5 years ng Japanese occupation, mas mahaba pa in kilometers yung napagawa ni Marcos na mga kalsada, which was actually true, no? At hanggang ngayon buhay na buhay yung mito na yun, no? Na mas paunlad ng Pilipinas dahil doon, no? So ganun ka effective yung sinimulan niyang propaganda nung as early as 1969, no? And school buildings at saka ito mga to, no? CCP, nagbukas yan September 1969, no? So San Juanico Bridge, sinimula ng construction niya 1969 din, no? Pero later on, after 4-5 years pa yata yan mabubuo, tapos papahabain pa yung mythology ng San Juanico Bridge dahil kay ano, sino tong Dante Barona? Naalala niyo ba si Dante Barona? Yung tumalon siya diyan sa movie na stuntman yata, no? Tapos nagkasakit siya, no? Kaya naging humaba pa, na-extend pa yung kasaysayan nitong Bridge of Love Valley itong San Juanico, no? Kasi kinoconnect yung kung saan yung bayan talaga ni Imelda Marcos. And then yung sa baba, the Magat Dam, no? Later on pa naman yan, no? Hindi yan ginamit talaga nung 1969, pero this would be part of the myth that was Marcos, no? Kaya hanggang ngayon eh pati siya anak niya eh pinapasa yung kaunlaran puno, no? And then you'd have itong mga real numbers na lumalabas, no? Lalo ngayon, lumalabas ulit itong mga real numbers na ito. Ito yung sinasabi ko na wikang mapagpalaya, no? Kailangan pa rin, after all these years, kailangan pa rin natin ng mga reminders, no? Of course, there are so many reasons kung bakit nakakalimutan yung martial law, no? And then, one of the biggest na nadiskubre namin ay yung edukasyon natin sa Pilipinas, no? Wala talaga tayong... Wala si PS21 eh, no? Dapat mula elementarya may PS21 na tayo, no? For the longest time, wala talagang araling panlipunan mismo ay hindi inaanalisa ang nangyari noong martial law, no? And okay, so that's the end of it. Yun lang po, maraming salamat.